For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with his holy angels. Pray pa naman. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Pagkatalo namin, ma-review para sa maligtas na, sa mga hindi pa, Panginoon. Maligtas po sila, Lord. We pray na makinig din po dito sa reference aming position about salvation of the soul, Panginoon. We pray na maging malino ito, Lord. Maayos ang mga recording. At para kayo po ipagpalain din po dito iba mga ikinig sa amin, Panginoon. Jesus name we pray. Amen. Okay, so bakit salvation tayo ngayon? So, mga save na to. Sino save na dito? You know, sigurado sa langit na pupunta. Huwag namatay. Huwag naman ngayon. Si Ate Beng. Sigurado na? Okay. Kailan ka na save, Ate Beng? Anong year? 2018. Last year lang. Okay, tama, di ba? So, Ate Bing ay dating Pentecostal, pero hindi na-explain na maayos, di ba? Nasharan siya ng Baptist. Okay, nakikita niyo ba yung props ko? Parang last week. So last, actually po, merong nag-ano sa akin, nagtatanong, kasi agad sa online, dami mo na makikilala eh. Sabi yun. So, napaka-importante na, nasa rin yung aking outline. Ang title nito is, ang title of the sermon is the, called the, To Heaven from Hell. A To Heaven from Hell. A subtitle, the all-important subject, salvation of the soul. So, napaka-importante nito, and yet, very basic, and yet, last week tayo ay repentance ang pinag-usapan natin. Total, nirecord natin yung medyo malabi audio, hindi ko alam. So, bakit? Anyway, napanood nyo ba? Medyo ano, di ba? Basag. Hindi ko alam eh. Malakas pero basag eh. Kaya, may echo, no? Mas parang ano, hindi ko alam kung ano. Anyway, so, try natin na maayos to. So, yung hapon medyo okay. Siguro tinatamaan ng hangin, hindi ko alam. Okay, so, maging reference to para sa iba. Then, para sa atin din, kung sakaling magbago tayo ng position din, hindi naman siguro. So, very basic to. Among Baptist, especially, magtatanong sa akin, anong born again Christian, paano daw maligtas, hindi pa sigurado. 2012 pa siya sa isang born-again Christian church. Pero hindi pa niya sigurado ang kanyang kaligtasan. So, ganun ba yun? So, hindi yung bago. Sabi nga sa inyo, di ba, sa Victory CCM, inakausap tayo. Ganun din, walang pinagayo. Bakit? Ang ginagawa na po, worship, praise and worship, tapos feel good sermon. Sermonette. Mga 30 minutes. Ang praise and worship nila, 30 minutes din. Kasi yung iba doon, puro ano na, feel good, ano na lang, kung anong gawin nila. Praise the Lord. No? Maliligtas ka ba doon? Ha? Hindi, doctrine na dapat, maintindihan mo bago ka tumawag sa Panginoon, ikaw maliligtas. Pero bago ka tumawag, ikaw dapat naintindihan mo. At tawag ka, nanampalataya kasi naintindihan mo at kailangan mo palang gawin yun. Yung mga Calvinist ngayon, ganun din. Kahit sa Baptist, tumupasok yan. Sabi mo, huwag mong patanggapin agad. Bago, ngayon niya palang narinig eh. Pilipinas, marinig na nila yan. Okay? Baka ikaw nalalabuan sa doktrina mo, kaya hindi ka ganun ka-confident, no? Napatanggapin yan, eh, kung maayos naman yung presentation mo. So, hindi yan kailangan patagalin. Amen? Yung iba, pag depende nga sa tao, sa reception nila, hindi okay, hindi pwedeng patanggapin. Pero kung okay, maayos, go na yan. Okay, so, re-reviewin natin para sa atin. At sa mga online, makikinig. Sana, maraming makinig. Kasi minsan naisip ko rin, wala akong mapakita sa kanila. Ito ba, taga Mindanao eh. So, medyo nahihirapan natang makaintindi ng English. So, di, anong gagawin natin? Kaya maganda meron tayong Tagalog sermon. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay kaligtasan ng kaluluwa. So, ang introduction natin, ay iniwala ba kayo sa Diyos? Merong Diyos? Meron. Ang Diyos ay makapangyarihan siya, lumikha. Okay? Pero ang importanteng pangalawa is holy siya, banal siya. So, ibig sabihin siya, nasa langit.
hindi niya allow sa kanyang presensya ang kasalanan. Ayaw niya nun. Okay, ganun siya kabanal, ni ayaw niya kahit tayo. Imagine niyo yung isang bagay na maayos kayo. For example, kayo yung maayos na babae, kunwari si Ate Jana. At si ano na lang, maganda si Ate Salim. Kita niyo no, hanggang leeg ang ano niya, botones niya, di ba? Nakapalda, okay. So, si Ate Salin, imagine nyo, si Ate Salin, sana hanggang mag-asawa ka, hanggang tumanda ka, nandun yung modesty. Okay, lahat kayo, mga babae. So, ngayon, si Ate Salin, nag-college siya, nakasalimuhan niya yung mga taong, mga babae na labas ang dibdib, labas ang singit. So, ang tanong, anong feeling niya doon? Matutuwa ba siya doon? Galing niya, ha? Hindi, di ba? Kasi pinotektahan niya yun. Yun ang turo sa kanya. Tama lang naman, di ba? Si Ate Banang, medyo kailangan turuan yun. Okay? Tsaka sinahana, di ba? Sige, nasa pagtuturo yan ng mga magulang. Minsan kayo din, mga babae, kayo na lang. Di ba? So, galit ka doon kasi una, babae ka rin naman. Siyempre, nag-aanap ka rin ng attention ng lalaki. Pero, hindi yun ang tama. Parang ano yan, ha? Parang against the rule. So, galit na galit ka ngayon doon, okay? Sa mga preacher, kanino galit yung mga totoong preacher? Sa ano? Sa mga false teacher, di ba? Hindi mo maaalis yung kasi nagle-labor ka para itama yung mga tao, tapos yung iba, ibabali. So, mangyayari, parang ka gumawa ng isang bagay, binasag. So, napakahirap nun, okay? So, ang Diyos naman ay dahil banal siya, ayaw niya ng kahit konting kasalanan. So, yung mga teacher, anong galit na galit? Yung mga estudyante, hindi nag-aaral. Kaya tinuro mo na, ayaw na naman. Tapos, sangasalungat pa. Okay? O, anak, ha? Ingatan mo yan, mamaya, basag. So, nakakaasa. So, ang Diyos ay galit sa kasalanan dahil siyang kabanalan talaga, no? So, anong sabihin ng banal? Ano? Perfect. Perfect. Walang kasalanan. Pero sa Diyos, hindi lang basta walang kasalanan. So, dahil imposible magkaroon siya ng kasalanan, ibang definition ng holiness sa kanya, siya talaga yun. Okay, hindi siya magkakasala, siya ang standard ng holiness. So, yung number one. Number two, ang makasalanan ng tao. So, paano ngayon yan? Diyos ay banal, ayaw sa kasalanan, ang tao makasalanan. Romans, yan, ano ko na rin, so, Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. So, 10 is, as it is written, there is none righteous, no, not one. So, yan ang basic ng kaligtasan. Ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, hindi pwede ang tao sa langit dahil incompatible. Okay? Kaso, ang kaluluwa natin, hindi nagtatapos. Okay? Ang kaluluwa natin, mamatay ang katawan natin, ang kaluluwa natin ay buhay pa rin. Okay? Buhay. Ibig sabihin, meron tayong consciousness. Ngayon tayo, andyan yung kaluluwa mo, may consciousness yan, di ba? Yan ay nasaktan, natutuwa, nagagalit, at yung mga yung bagay na yun. Kung saan mapunta yan? Sa Bible, dalawa lang lagi. Impyerno o langit. Langit o impyerno. Okay. So, kaya pag pinag-usapan natin ngayong umaga, at kahit naman sa, ano, no? Yung sinabi yung kaligtasan ng kaluluwa, langit o impyerno yon. Okay? And yan, isikin. Pag hindi ka sa langit, sa impyerno ka. Pag hindi ka sa impyerno, sa langit ka. Ganun lang yun. Okay? Salvation ang tawag natin, kaligtasan. Bakit? Kasi picture ng kaligtasan, naliligtas ka sa isang bagay. Kasi sabi, naligtas ka ba sa aksidente? Ano yung sabihin nun? Hindi ka nasaktan, hindi ka namatay. Okay? Ganun lagi ang picture ng kaligtasan. Saan ka niligtas? Kaya very central dito. Again, ito yung mga iniiwasan ng mga kung sino-sino churches na yan. Ng alternative churches na yan. Ang nagawa nila, pag-usapan lang ang pag-ibig ng Diyos, ang mabuti lang, hindi mo maintindihan yung hindi mo alam yung masama. Okay? Kaya yun ang picture ng salvation. So sila, Christian ka na ba? Naku, napakalawak nun. Sa tayo, napansin ko sa Baptist ganun, save. Yung isa, ligtas ka ba? Sa kanila, allergic sila nun. Uy, ligtas. Matindihan. Ikaw, ligtas ka ba? Ganun yan. Catholic, kung ano man yan. Hindi na nababanggitin nyo sa pulpito, minsan-minsan lang, tapos malabo pa. Okay? Tayo, hindi ganon, malinaw, ligtas ka ba? Hindi. Ngayon pa lang, pwede mo nang malaman. Buhay ka pa. Okay? Kaya,
So yun yung introduction natin, tatlo, no? God is holy, man is sinful, and then, saan pupunta yung kaluluwa mo? Hindi pwede sa langit siya kung ikaw yung makasalanan. Okay? Ngayon, so paano tayo maliligtas? So, i-ano ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa rin natin sa labas. Okay, mga soul winner na dito, tingnan nyo na lang. Kung baka may sublay kayo or konting pwede kayo ma-improve sa inyong kaligtasan, no? Ah, so, gospel presentation, okay? So, si, lagyan nyo na konting ngiti, ah. Ako, minsan, in-review ko yung ano, parang no, sobra na tao sa ngiti. Nag-preacher ka, hindi nang lagi naangiti. Pero sa gospel presentation, dapat lahat tayo magalang at maayos tayo, okay? Binibigyan sa ng magandang balita na kasi mangot ka. Ano kaya yun, okay? So, number one yun, nabanggit na natin ng Diyos ay banal, pwede mo introduction yun, ayaw ng Diyos sa kasalanan. And then, asan pupunta yung kaluluwa mo? Hindi nakakahiya yun. Yung sinasabi kasi nakakahiya kasi, yun, hindi kasi tinuro sa kanila. Complete stranger pa. Pag-uusapan mo lang, impyerno. Ganun ang witnessing, ganun ang soul winning, ganun talaga. Okay, tanong mo kung saan siyang church, and then, pag sinabi niya, magkakaroon ng idea. Ang ginagawa natin, okay, yung kanina, Romans 3:23, makasalanan ka. Ang patunayan ng Bible, makasalanan ka, anong gagawin mo dun? So, pero tayo sa Romans 6:23 na agad. Bakit? Para pasok na agad, andyan yung si Jesus. So, sabi dun, yun ay the gift of God. Okay, nasabi Romans 6.23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tatlong bagay na napapotante. Una, sabi dun ay, for the wages of sin is death. Pabayang ng kasalanan, kamatayan. Nakikinig ba? Amen. No, makinig kayo, napapotante nito. So, madalas natin ito nababanggit, pero means ito yung focus talaga tayo. Okay, mga bata. Tignan nyo yung kaligtasan nyo, baka hindi pa kayo save. Okay, so sabi doon, lahat na nagkasala ngayon, wages of sin is death. Ito, daddy, pwede mo nang ano. Pag lahat na nagkasala, mamamatay sa impyerno yun. Bakit? Kasi nga, ang aking ginagamit lagi dyan, kasi, sino ba nagsulat ng Romans? Si Paul. So, alam niya, ligtas siya. Kasi nasabi niya dyan, for the wages of sin is death, and namatay si Paul. Ibig sabihin ba, ano ibig sabihin ng kasalanan dito at kamatayan dito? So, hindi yung normal na kamatayan at kasalanan. Obviously, ibang klase, ibang kasalanan to at sa ibang kamatayan to. So, badalik ko ngayon sa Revelation 20. Magkadikit lang namin 2014. Okay, sabi dyan, death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. Nakita niyo po ba? May pangalawang kamatayan, ilang beses pa namatay ang tao. Karamihan natin, alam natin, isa lang. Pero sabihin ko, sa Revelation, ang mangyayari in the future, kita ng Bible ang mangyayari. So yung mga, yung kamatayan at ang impyerno mismo ay tinapon sa dagat-dagatang apoy, ang tawag ng Bible doon, second death. Bakit second death? Eh, patay ka na nga. Kasi nga, yung pagtapon sa impyerno, ang actually kahulugan nun, kasing kahulugan nun ay kamatayan. Ang term ng Bible yan. Okay? So, dito sa 8:21-8, sabi naman dito, but the fearful and believing, maganda dito sa listahan na to, medyo madadaanan yung mga, minsan, di ba, mga kasalanan, no? Lalo pag Roman Catholic, lagi kong pinapabasa to, kasi nga, idolater. Okay, pag di mo, anong siya idolater? Sumasamba sa Diyos-Diyos, uy, medyo magkakaroon ng idea yun, yung mali yata kami ginagawa, di ba? Meron talaga. Kung sabihin mo, di mo nagawa yung karamihan dyan, at least all liars, so, lahat ng kasalanan. Ngayon, sabi yan, have their part in the lake which burned with fire and brimstone which is the second death. So, malinaw na ngayon, ang kamatayan na tinutukoy sa Romans 6.23 ay kamatayan sa impyerno. Ngayon, tawag ng Diyos siya ngayon, mga patay, ang mga born again, mga believers, mga Kristiyano, mga saved, hindi tinukoy na patay sa New Testament. Wala. Tingnan nyo yun, wala. Sa Old Testament, mayroon pero sa New Testament, hindi sila tinatawag na patay. Sila sleeping or departed. Ganun. So, kaya sa atin, ganun din nga ako eh. Okay, so babalik tayo sa Romans. Ano na next sa Romans 6.23? Hindi, hindi pa tayo tapos, di ba? So, nasa ano pa lang tayo eh. Revelation pala to. Sorry. Babalik po tayo sa Romans 6.23. So that is, for the wages of sin is death, but, okay, kailangan nyong
emphasize yung bad kasi yun ang kabaliktaran ng impyerno. Kung wages of sin is death, ano yung kabaliktaran nun? Siyempre, yung wages of sin is death, mapunta sa impyerno. Ito yung bad news. Okay? Ang bad news is, lahat tayo makasalanan, lahat tayo dapat natatapat sa impyerno. Ang good news din, yung kabaliktaran, sabi, but the gift of God is, ano yun? Eternal life. So, pwede nyo equate dyan. Pag eternal life, buhay na walang hanggan, saan yan? Sa langit, sa impyerno? Sa langit yun. Okay, pwede mo sabi dyan na, ine-equate ko na yung pagiging anak ng Diyos, yung langit. Okay, pag sa eternal life, langit, anak ng Diyos. Dapat maintindihan nila yun kasi magkabaliktad nga yung impyerno tsaka yung langit. Okay? Pero pansinin nyo yung description sa eternal life, which yung kaligtasan. Sabi dyan, the gift of God. Okay? Emphasize natin yan kasi sa panahon natin ngayon, nakikita nyo yung ating props sa taas, unahan, di ba? Ano yung nakalagay dyan? Ang sabi dyan, yun yung, sa panahon natin, yun yung kalituhan. So, sa iba, siyempre, medyo, at least, kahit papano, alam na natin, kilala na si Jesus, namatay siya, alam na ng Pilipino yun eh. Pero dito tayo nanitisod sila, at kahit tayo dati, na pinaghahalo mo yung kaligtasan na paggawa ng mabuti at yung pananampalataya, which is magkasama naman yun in a way, pero hindi totally. Kasi yung last week natin, nilinaw natin, repent, di ba? Repent of all your sins, magandang mag-repent, pero sa kaligtasan, hindi repent of all your sins, repent lang. At yung tamang repentance, ang tamang repentance last week is, manampalataya ka sa Panginoon, sa tamang Panginoon, tamang doktrina, tamang Diyos, okay, tamang pananampalataya. So, mag-repent ka automatically sa maling pananampalataya. Okay? Yung iiwanan mo yung works, iiwanan mo yung paggawa ng mabuti. Sa palagay mo, pwede kang maligtas paggawa ng mabuti. Iiwanan mo yun. Saka ka magtitiwala sa Panginoon dito. Okay? Kaya tawag dun is repentance kasi nag-turn ka. Hindi sa lahat ng kasalanan mo, imposible yun. Okay? Pero okay din yung pagsisiyam mo lagi. Lagi. Everyday. Okay. At by the way, pag naligtas ka rin naman, may magbubunga yan. Okay? Hindi lang sinasabi kasi automatic. Nasabihin nila ay sa pag hindi ka nagsisalat asan, hindi ka ligtas. Ay kailangan maliligtas. Yung isang Calvinist na ako sa ganun. Ano nagulat siya kasi matandaan ng pastor eh. Eh kailan niya gawa yung naligtas? Ay hindi yan kasi anong proseso yan eh. Yung una ganun niya. Eh nung proseso mo ba yan? Di tinignan. Isang araw lang yan. Nanampalataya ka, ligtas ka. Bandang muli, nagbago. Anyway. So, anong next dito? So, hindi lang sabi dyan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Importante din yun. Paano ka maliligtas? Sa paggawa ng mabuti, hindi. Pag-religion, hindi. Sabi dyan, through Jesus Christ our Lord. Okay, ang next na yan is, papaano yun? Sa papaanong paraan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na Panginoon, siya ay tayo ay maliligtas at pwedeng maligtas. So, dito ko nanadali niya sa 5.8 dahil ito ay common sa atin, pero hindi common yung eksaktong dahilan. So, ipopoint natin sa dahilan. So, dahil sa Pilipinas tayo, dapat alam natin ang ating culture dito at ang context, katayuan, ang karamihan ng kababayan natin na kahit tinutukoy nila sarili ng Pilipino, Kristiyano, dahil Katoliko, okay, minsan marami silang naligaw na doktrina at saka mga katuruan at saka syempre, pananampalataya, magkasunod na yun. Pananampalataya, nabanggit last week, believe on what? Okay? Hindi pwedeng believe lang, kaya pag sabihin, believe po, kanino? Sa Diyos po, sinong Diyos? Ginaganon ko yung pag nag-soul winning kasi hindi pwedeng malabo yan. Kasi iba, maniwala kay Jesus, kami naniniwala kami Muhammad. No? Pareho lang tayo ng Diyos. Hindi tama yun. Dapat maintindihan natin na ang claim ng Panginoon ay sa mismo siya lang. Okay? At sa kanya lang ang kaligtasan. Kaya ngayon, dito, bakit ang maganda sa Romans 5.8, may sinabi ditong si Kristo ay namatay sa atin. At sabi dito, minahal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, yung Diyos Ama at ang Diyos Anak nag-tandem. Ibig sabihin, nagkasundo sila. Kailangan ng tao ng kaligtasan. No? Ito pala, in this point, kailangan maging malino yung kanina, di ba? Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, anong gagawin dapat? So, dapat may magbayad ng kasalanan. Okay?
Hindi pwede. So, madalas ganito na yan. Pag sa part na to, tatanong ko lang sa kanya na ikaw ba yung mahal ng Diyos sa palagay mo? O, siyempre, kahit mahal ako ng Diyos. Bakit? Paano mo nasabi? Maraming babanggitin yan. Diba? Pero sinasabi dito sa verse na to, but God commended or pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano? So, binigyan ka ng pamilya, binigyan ka trabaho, marami yan. Pero ito yung pinaka. Kasi pinakita ng Diyos sa pamamagitan nito ng kanyang mahal ka niya talaga. Hindi pwedeng i-deny yun. Kasi ito parang blanket. Kunwari, meron akong 10 anak. Mahal ko sila. Pero isa, yung ayoko ng isa. Yung pag pinakain ko yan, dapat lahat sila, di ba? So, hindi ko mahal yung isa, pero kailangan pakihinig ko sila. Okay? So, sa bundo natin ngayon, pag umulan, pati mga ungodly, makakaanan ng ulan. Pagkain and everything, oxygen, may hininga sila. Pero, dito specifically, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Bakit? Kasi si Kristo ay namatay para sa atin. Sino ba si Kristo? Siya ay anak ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. So, illustration ko yung anak ko, mahal ko yan. Bakit ko? Di ayaw ko saktan yan eh. Or mapahamak, saktan ng iba. Bakit si Kristo namatay para sa iyo? Kaya sabi dito, pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin. Nung tayo mga kasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So, at this point, tatanong ko na yung tao ngayon, bakit nga kailangan mamatay? Karamihan ng Pilipino, alam yung ibang sagot dyan. Sabihin na, eh, para ano, maligtas tayo, para. Totoo yung kaso ang tanong ko, bakit niya kailangan mamatay? Bakit hindi niya tayo ligtas ng gano'n na lang? Ba't di niya tayo, mahal ko kayo, Diyos ako, makapangyarihan ako, ligtas na kayo lahat. Hindi gano'n ang ginawa niya, di ba? Yun ang papansinin natin, bakit niya kailangan mamatay? Eh kung siyang Diyos at makapangyarihan siya, mahal niya tayo, di lahat kayo ligtas. O nga, no, bakit nga ba? So at this point, kukwentuhan ko na yan para maliwanag sa kanila at sa kanila mismong puso manggagaling yung sagot. Kasi sabi sa Romans 10 naman, sabi doon, yung pananampalataya yung pinipreach namin, punta na nga natin, may time naman tayo. Sabi doon ay the word of faith. Okay, sabi dyan. Okay, but what say it ito? Dito muna tayo sa 5, okay? For Moses described the righteousness of the law that the man which doeth those things shall live by them. So, yun yung kabaliktaran. Ang katuwiran dati nila ay kailangan, pag ikaw ay maiging matuwid, kailangan gawin mo lahat ito. Kaso, kaligtasan ng kaloy yung pinag-usapan natin. So, hindi ganyan ang kaligtasan natin. Sinasabi ngayon ni Paul, sabi dito, but what say it it? The word is nigh thee even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. So yung pananampalataya na ito, hindi ito malayo sa'yo na iba culture mo, hindi mo maintindihan, hindi ganun. Okay? Ang pananampalataya na tinutukoy natin dito ay kaya mo intindihan kahit sino ka pang walang pinag-aralan. Wala pinag-aralan eh. Nainiwala ka bang may kasalanan? Naintindihan ba yung mali? Oo, naintindihan ba yung Diyos? Kaya mo intindihan ito. Okay? Hindi yan ganun kahirap. So balik lang tayo dun. Sa 5, 8. Kaya yun yung explanation doon. Kaya ngayon, kukwento ko na siya, illustration para manggaling sa kanyang puso. Diba sabi ko, kasi kunwari ako ay may utang sa'yo, nangutang ako, pinautang mo ako, pero may kasabihan, may kasulatan tayo, hindi ako nagbayad, sigurado ko lang, walang, no question asked. Ba't mo pa pero kasi may kasulatan naman tayo. So nagtiwala ka ngayon sa akin, hindi, madaling sabi, hindi ko nabayaran, galit na galit ka sa akin. Okay? So kasalanan ko sa'yo yun. Okay? So ngayon, napapakulong muna ako kasi yung judge pala, si daddy ko, kunwari lang, kamag-anak. So sabi nung judge, sabi, dahil mabuti akong tao, mag-sorry ka lang sa kanya, okay na yun. Pinapatawad na kita. So syempre, mag-iisip yung tao, nama ba yun? Syempre, hindi. Dahil ang kasalanan ay dapat may magbayad. Marami tayong kinocover dito sa illustration na to. Kasi yung ibang, pag hindi mo in-illustrate, magtatanong, tapos yung ibang ano. So, ini-illustrate natin ang kasalanan dapat may magbayad, kahit may nagbayad na, na kahit nag-sorry ka na, sapat na ba yun? Diba, imagine mo, Diyos, madalas nangyayaging ganun eh. O, nag-sorry na ako sa'yo, ha? Ligtas mo kami lahat. Hindi ganun, parang binastos ang Diyos nun. So, tatanong ko ngayon, mabuti ba siyang judge, yung daddy ko? Dahil pinatawad niya ako eh, nagpatawad siya, di mabuti siya. Pero nag-iisip siya, ako yung inutangan, ako yung na-offend. No, binayaan. May something wrong dito. Tama. May something wrong. Kaya hindi siya mabuting judge. Diba? So, ang Diyos kaya mabuting judge? Yun. So, ang Diyos mabuting judge. Kung hindi siya mabuting judge, magpapatayin na tayo dito. Wala tayong iisipin na mapangsaan tayo kasi ang Diyos pala ay
pwede mong suhulan. So, hindi ganun. So, ngayon, ang tanong, babaguhin ko yung kwento. Kung natin, si Jade ay mabuting judge. So, kahit siya ay daddy ko, mabuti siyang judge. Nagkasala ako, dapat ako mapagsahan. Diba? Okay. So, ngayon, iyak ako, wala akong magagawa eh. At that point, wala akong magagawa, wala akong pambayad. Nagkasala ako, napatunayan. Okay? So, anong gagawin ko? Wala akong magagawa. Wala akong kayang gawin sa sarili ko. Pero maganda nito, may nagbayad na iba. So, may nakabalita, minahal ako nung aking kaibigan, mga si Brother James, payara siya, kailangan niya rin pero kayo, yun niya ako makulong. Siya'y nagbayad sa'yo. Ang tanong, papakulong mo pa rin ba ako? So, karamihan nun, alam na nila, hindi, syempre, hindi na, kasi nga, hindi ikaw nagbayad. Pero may ibang nagbayad, and therefore, satisfied na ako, okay? Taas na lang kami, mabuti ka pa, may nagmahal sa'yo. Yun eh. So, ngayon, doon ko na i-relate, si Jesus yun. Sabi ito, pinakita ng Diyos, ang anak niya, binigay niya para mamatay para sa'yo. At that point, nag-click na yan sa tao. Kasi nga, mga Pilipino, alam na yun. Ang hindi lang talaga nila nalaman, yung kailangan may mamatay, kailangan may magbayad, at pag walang nagbayad, walang kaligtasan. At therefore, yung iniisip natin na kailangan mo maging mabuting tao para ikaw ay maligtas, ay, irrelevant na pala yun. Diba? Katulad kanina, hindi ko na kaya magbayad eh. Wala, ubos. Okay? So, walang mangyayari sa aking sariling katuwiran. Magpaka-baptize pa ako, magpa-baptize, mag-religion, sinamahan ko lahat. Hindi na magbaligtas sa akin dahil ang utang ko, pinagka-utangan ko ang Diyos na hindi pwede suhula. So, ang offense ko sa kanya, dapat may magbayad doon at ang kabayaran doon ay kamatayan, sabi sa kaninang verse, di ba? So, ngayon, ano kailangan mong gawin? Tapos na tayo ngayon sa presentation, di ba? Alam na nung tao na siya yung makasalanan, wala siyang magagawa, pero minahal tayo ng Diyos, ang nagbayad si Jesus Christ, siya yung namatay para sa atin. Ang next na tanong na ngayon, automatic ba lahat? Ligtas na. Kasi nakita mo na, sa kwento natin, nagbayad na. Ligtas na ba lahat ng tao ngayon sa kasalanan nila o sa ano, sa langit? Pupunta tayo sa langit? Sige. Binayaran na ni Jesus eh, automatic ba lahat ng tao? Ligtas na automatic? Ha? Binayaran ni Jesus, pero automatic ba tayo? So, dyan po papasok ngayon yung regalo. Okay, kanina, hindi ko pala nabanggit. No? Sa Romans 6.23, sabi nung, but the gift of God is eternal life. So, kailangan ikwento mo rin para malinaw. Kasi, okay, regalo, okay. Pero hindi niya in-internalize. Ano ba yung regalo? Sige, kunwari, may regalo ako sa'yo. Ezekiel, itong Bible na to, napakaganda. Oh. Regalo ko lang sa'yo to, pero pahinging 100. Regalo ba yun? Kaya nga regalo, nakutuwa na nga ako, sinabi mo, pahing 100, hindi regalo yun. Okay, sige, huwag mong bigyan ng 10 piso, 100, kung magkano mo yan, sige, linisin mo lang yung buong bahay. Tapos re-regaluan kita, regalo ba yun? Hindi rin kasi regalo, ay walang bayad, walang kapalit. Diba? Okay, sige, huwag ka maglinis, huwag ka magbayad, pero gusto ko, basahin mo. O yun, kaya mo na yun, diba? Kaso pag hindi mo binasa, babawiin ko, regalo ba yun? Hindi rin. Importante yan, ha, yung illustration niya kasi tatlong beses sa New Testament, binanggit ang kaligtasan ng regalo. At ang regalo, walang bayad. Pag nagpakahirap ka, pag pinalitan mo, nangako ka sa Diyos, tapos kailangan magpakabuti ka, maglingkod ka, bago ka maligtas, requirement, hindi tama yun. Okay? So, hindi na regalo yun. Sabi sa Bible, regalo siya. So, nang sabihin nun, kailangan walang kapalit. So, at this point, madalas, para malinaw lang, sa John 1:12. Kasi nga, yung pag, ano kailangan mong gawin pala sa regalo para mapasayo? Walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Bago mo basahin, wala pa sa'yo, anong kailangan mong gawin? Walang, basahin maigi, pero bago mo basahin, sa'yo na yun. Paano mo mapasayo? Paano mo mapasayo? Very good, tatanggapin. At this point, papabasa ko na ito ngayon. John 1:12, sabi dito, but as men as receive Him, gave He power to them, gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. So, paulit-ulit, receive at saka believe. Okay, paano? Kasi nga regalo, hindi lahat ng tao
ay inoferan mo ng regalo, tatanggap. Either walang tiwala sa'yo, ayaw doon sa regalo. Okay, baka may duda pa sa'yo, baka may bomba yun or something. Basta ayaw ko sa'yo. O baka singilin mo ako later, di ba? Walang tiwala. So marami dyan, pag-share natin ng salita ng Diyos, ayoko kasi baka ganyan-ganyan, no? So wala siyang tiwala, and therefore di yata tatanggapin. Matapas sa kanya ba yung regalo? Pag hindi tinanggap? Hindi, kasi hindi niya tinanggap. So ngayon, ganun pala yung regalo ng Diyos, yung kaligtasan, kailangan mong tanggapin. Kaya sabi sa dito, but as men is receiving, sa kanilang nagsitanggap sa kanila, sa kanya, ay binigyan niya kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So hindi automatic ligtas ng lahat ng tao. Kailangan mong tanggapin yun, at bago mo tanggapin yun, dapat naintindihan mo yun. Okay, balik tayo sa Romans ngayon. Ano yung last verse na natin? So pag naintindihan niya, hindi automatic ligtas lahat, may kailangan kang gawin. Ito dito nag-aano yung mga Calvinists, eh. Kahit minsan sa Baptist sabihin yan, wala kahit kapilanggot, wala kang parte sa kaligtasan. Ngayon, minsan may kalituhan mo kasi tatanggap ka ba o hindi? Eh, yung Calvinist ka, hindi, pati yung pagtanggap mo, Diyos ang gumawa nun. So ano pang gagawin ko? Huwag na rin tayo mag-soul winning. Ganun ang logical implication, which is mali. Okay? Kaya mali yun. So, huwag mo nga abusuin yun. So, ibig sabihin nito, ang tama doon, yung parang kanina illustration, wala akong pera, wala na akong magagawa. So, sa kaligtasan, ang ito yung mas maganda statement. Wala kang bahagi dahil hindi mo kayang magpakabanal enough para maligtas. Ayun yun, okay? Pero yung maliit na bahagi meron, tatanggap ka, mag-una, itindihin mo, makinig ka. Pag naintindihan mo, mag-decide ka. Yung iba sabi, hindi mo kailangan mag-decide, ang Diyos na nag-decide, patay na. Calvinist yun, garbage. Okay? So, dyan na yayari yung iba kasi ayaw pag-aralan eh. Kaya sabi dito, hindi automatic na ligtas lahat. Ano kailangan mong gawin ngayon? May kailangan gawin. So, ganun, babalik tayo sa regalo. Ano kailangan mong tanggapin? Ano kailangan mong gawin? Sabi ni Ezekiel, tama. Kailangan mong tanggapin, magtiwala ka sa nagbigay, at tanggapin mo yun. Pag tinanggap mo yun, nagtiwala ka, automatic doon. Nag-repent ka sa mali. Okay? Nag-repent ka, kanina hindi ako nagtitiwala eh. Kaya ko naman bilhin yan eh. Okay? Kaligtasan, hindi mo kayang bilhin. So, anong kailangan mong gawin? Magtiwala ka doon sa merong nagbigay ng kaligtasan ng Panginoon. Siya na yung namatay para sa iyo. Ito yung sinabi dyan. Ito yung verse natin. Sabi dyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, kung ipapahayag mo na yung bibig ang Panginoong Jesus at mananampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos sa mga patay, ano, ikay baliligtas. So, pag may time pa, pwede mong paliwanag yan. Bakit manampalataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay? Importante yun. Kasi bakit? Kasi lahat ng iba, yung mga religious leader, dal-dal lang eh. Okay, si Jesus, lahat ng action niya, pati prophecy sa kanya, tinupad niya eh. Okay, kung una, natupad yung prophecy sa kanya, tapos sinabi niya dito, sabi niya, destroy this temple, and I shall raise it up in the third day. At mangyari yun, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin talagang makatotohanan siya, siya yung makapangyarihan, siya yung Diyos. Diba? So pag nagtiwala ko ngayon sa Kristo, anong nagtiwala lang ako sa kanya dahil siya yung mabuting tao, katulad ni Muhammad, ni Gandhi, at ni Buddha, na actually hindi naman totoo. Hindi ganun. Hindi magtiwala lang sa mabuting tao. Hindi. Pag nagtiwala ka sa Panginoon ngayon, i-introduce mo ngayon sa kanila. Sino ba si Kristo? Siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Sa panimula, kasama siya ng Diyos. Siya ang lumikha. Siya yung nagkatawang tao para lang turuan tayo dito at later patayin. Maging sacrificio. Okay? Siya yung Diyos na dapat mong pagtiwalaan. Hindi yung sino-sino lang na kapatid ni kung sino, mabuting tao. Hindi lang ganun si Jesus. Amen? Amen. Kaya sabi dito, pag ikaw na lang pala tayo sa Kristo Jesus na yan, okay, sa buong puso mo, sabi dyan, at siya yung binuhay ng Diyos sa mga patay. Sabi dito, pero sabi dito, and shall confess with thy mouth. At sabi dyan, ito, maganda rin ito. Pag medyo nagduda, verse 10. Pag hindi na nagduda, tuloy na yon. Okay? Kasi iba kasi, minsan magdududa pa eh. Tiwala lang. Liligtas na. Kasi sinabi din, in-explain dito eh. Bakit pagtitiwala ay nagliligtas? Okay? Bakit yung ginagamit ko pag medyo matagal? Pag medyo duda. Nagtiwala lang. Sige. Duda ka salita ng Diyos. Ito sinabi ng Diyos. For with the heart man believeth unto righteousness, sa Tagalog, sa pamamagitan ng pananampalataya sa puso mo,
ang tao ay nagiging banal or nagiging matuwid. Ano yung sabihin na, for example, kunwari ako'y manggagancho. Sabi ko sa'yo, Ezekiel, hindi ka dito, gusto mo magkapera? Ayaw mo, kunwari lang gusto mo. Yung matitinong tao, gano'n. Okay. Gusto mo magkapera? Maraming pera. Manluloko tayo ng tao. Okay? So, masama yun, di ba? Pero kung sakaling sumama ka sa akin, ano yung sabihin nun? Masama ako, di ba? Pero isa ka pa. Yun ang totoo. Tandaan niyo, mga bata, ha? Ano to? Universal truth to. Totoo yan. Kaya minsan wala kang sisisi pag napahama ka. Eh, sumama lang naman ako sa iba ka sumama. Di ba? Sakay sa konti natin, di pwedeng gawing dahilan yon. Tawag doon, accomplice. Okay? Sa batas ng tao. Totoo kasi yun. Pag sumama ka, isa ka pa. Ganun ang iniisip mo, ganun ka rin. Okay? At pag sumama ka sa kanya, ano mangyayari? So yun nga, pag nakulong-kulong ka rin. Pag hindi kayo nahuli, tuwa kayo, di ba? Oh. Pero pare-pareho kayong evil. Di ba? So ngayon, kung totoo yun sa pagsama mo sa masama, ganun din sa pagsama mo sa mabuti. Kasi sinasabi sa atin ng Panginoon, siya ay Diyos, nagkatawang tao, saniwala ka doon. Yung para sa iba, kalokohan yun eh. Hindi ko kaya intindihin, hindi ako maniniwa, kabaliwan yan. Di ba? Kasi hindi nila maintindihan, wala rin silang pananampalataya. At baka medyo malayo-malayo na yung narating nila. Yung nga, puro gano'n. Basta religion, wala yan. So pag yun, medyo mahirap iwin yung gano'n. Pero kung ikaw ay nanampalataya na siya ay anak ng Diyos, si Kristo anak ng Diyos, so ang laki na nung plus nyo yun. So hindi basta-basta yun. Pag nanampalataya ka ngayon sa Kristo na yun, na Diyos, anak ng Diyos, at nagsakatawang tao, tapos namatay para sa kasalanan mo, hindi basta-basta yun. Sabi ni Jesus mismo, walang nagsasabi ni si Kristo ay anak ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? Hindi, na alam nyo ba yun? Hindi mo sasabihin yun ng matino ka, unless siyempre pag reprobate, kasinungalinga na talaga, hindi yun matino. Kaya sinabi dito, pag ikaw na naniwala, ikaw na nampalataya, ikaw yung magiging matuwid. Okay, at sinabi din doon yung kanina sinabi, that's I believe, ay, confess. Ba't kailangan confess? Ngayon, madalas na illustration mo dyan, kunwari, pag nagtatrabaho na yan, ikaw, natrabaho ka na, opo. Paano ka natanggap doon? Nagpasa ka ng body data mo? Kompleto na information na, ba't kailangan ka pang ako sa akin, interview. Diba? Alam niya, kasi pag ilang beses siya nag-apply ng trabaho, alam niya, alam ko to, tapos tatanungin ka pa, papaulit bakit. Kasi depende sa yung pagsagot, okay, sinabi niya sa 1 Peter din, the answer of a good conscience, bantahan na rin natin. Time naman tayo eh. So yung sa 1 Peter 3, meron sinasabi dito na kaligtasan ng baptism. Okay? Kaya sabi niya sa 21, the like figure whereunto even baptism thou that na also now save us. Ulitin ko ha. The like figure whereunto even baptism that also now save us. So nagliligtas ba ang bautismo? Yes. Yes dito, di ba? Pero pwede mong sagutin, depende. Kasi alam niyo na yung turo ng water baptism ay hindi nagliligtas. Alam na natin yun eh. So sagot doon para mas accurate, depende. Ano bang baptism pinag-uusapan natin? So pag baptism ng tubig, last week si Ate Beng binaptized ng tubig. So naligtas ba sila? Tinanong kasi Ate Beng kanina, no? Naintindihan niya eh, naligtas siya last year. Pero last week binaptized siya. So iba yung water baptism, iba yung spiritual baptism na nangyari nung naligtas siya. Okay? Kaya sabi dito, tingnan niyo, parallel 'yan sa Romans 10. Sabi diyan, not the putting away of the fruit of the flesh. So yung baptism na nagliligtas ay hindi yung binautismo ang kahit na syempre nilubog ka sa tubig. Hindi yun yung baptism. Pero ano yun? But the answer of a good conscience toward God. Okay? So ano yung baptism na nagligtas? O di balik ka dito. Answer of a good conscience, pareho lang yun dito sa Romans 10 na pinahayag mo sa iyong bibig. Di ba? At ganyan, depende kasi sa saluin nyo, pag di marunong, hindi mo gagawin to. Hindi mo rin kayang i-assess eh, kung naniniwala ba talaga at naintindihan niya eh. So kaya napaka-importante nito yung taong mag-saluin. Okay? Pag naintindihan mo, walang duda, patanggapin mo na, okay? So kaya sabi dyan sa 13, last na to,
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be, napakalinaw. Tumawag ka lang, syempre nanampalataya ka, tumawag sa Panginoon ko, sigurado yan. Yung sinabi dyan eh. Kaya like kong binabanggit to eh. Ano, may duda ka pa dyan? Kung Calvinist ka, saan tayo mag-usap? Gusalbin muna ako dito. Pero pag, anyway, may mga ganun, matigas ang ulo. Okay, yun ang kaligtasan. Para maligtas, kailangan mo pa-baptize, kailangan mo pa-member, kailangan mong gumawa ng mabuti, kailangan pagsisiyang mo lahat ng kasalanan mo bago ang maligtas. Kalukuhan yun. Yun ay kasinungalingan na naipasok sa atin. So, kailangan manampalataya ka, magtiwala ka sa Diyos, mag-repent. Ibig sabihin, kung sa palagay mo, magliligtas ka ng mabuting gawa, iwanan mo yun, doon ka mag-repent. Okay? Hindi sa lahat ng kasalanan mo. Okay, so, linaw, di ba, maliligtas ka. Okay, so, na, ano ko na ba lahat? So, yun yung point number 2 ko. Okay? Yan pang 15 minutes. So, mabilis na lang to. Dadaanan na natin yun eh. So, ano yung mga tama ngayon? I-contrast lang natin para walang duda. Ano yung intindihan natin? Joshua, dito kayo manginig. Ah, hindi pa kayo ligtas eh. Ligtas ba kayo? Grado? Makita nyo na. Makinig kayo. Kasi hindi lang para sa inyo to, pag natutunan na master nyo to, isi-share nyo to sa iba. So pag iba yung ikaw yung tumanggap ng regalo, iba yung ikaw yung magbibigay ng regalo, di ba? So kaya ngayon, buti, salamat sa Panginoon, may partner tayo. Dahil hindi naman tayo basta nagpastor lang, so may nagtiwala sa atin dyan. Alam nila, gagamitin natin yan. So mahal yan. Pero binigay sa atin mga Bible kasi legit tayo, legit. Okay? So bago ka mag-share, mas mahirap, di ba? Katulad, magtuturo ka. Mag-share ka sa iba dyan, medyo hard case. Matigas ang ulo. Dadaling ka sa, naglingkod na ako eh. Oh, good, very good. So ligtas ka na ba? Siguro, okay. Hindi siya ligtas, okay. So kailangan mo, okay, kaya natin minamaster pa mga bata. Dahil i-share ko sa iba. Sino ba yung Stephen? Eh, nag-share sa akin Stephen eh. Kaya ligtas na ako. Paano ka naligtas? Magbabaptize. So mali. Sa pa-member yan, di ba? Kaya importante, mira kayo, member kayo dito. Hindi nyo alam to, di ba? Okay, so ito ngayon, i-highlight natin yung mga tama at mali, okay? Para walang kalituhan, para sa mga nakikinig. Ano yung tama? Manampalataya sa Panginoon. Paano maligtas? Manampalataya, magtiwala, isa lang yun. Hindi basta believe to na alam ko may Diyos eh, hindi ganun. Marami nagsasabi yan, alam ko may Diyos eh. Hindi yun ang kaligtasan, hindi yun ang belief na hinahanap natin. Dapat magtiwala ka sa Panginoon, dapat kilala mo si Jesus, si Diyos, nagkatawang tao, na buhay, walang kasalanan, nung siya in-offer, pinatay siya, wala siyang kasalanan nun. Hindi siya rebelde kasi. Hindi. Pinatay siya ng tao kasi galit sa kanya ng tao, pero actually, yun ay pagsakripisyo na pala sa kanya. Tandaan niyo, huwag niyong babanggitin, nagpakamatay siya sa krus. Nagpakamatay, pinatay siya. Dahil sa kanyang kabanalan, hindi sa kanyang kasalanan. Okay? Wala siyang kasalanan. Ito yung tama. Pangalawa, yung pagtanggap pa na napalataya mo sa Panginoon, kasama rin yung tamang repentance. Importante, nabanggitan last week. Okay? Again, hindi repent of all your sins. Ang repent na tama is, nag-turn ka sa maling paniniwala, kung ano man yan. Nagtitiwala ka sa baptismo dati, nung bata ka, mali yun. So sabihin mo, ay mali pala yun. So magtiwala na lang sa Panginoon. Repentance ahog doon. Okay? So pangatlong point, yung kanina, regalo. Okay, dapat maintindihan mo na regalo yon. At dahil regalo yon, walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon, hindi mo rin pwedeng mawala yon. Ay, nawala ako, nagkasala ako sa Diyos eh. Therefore, isosoli ko yung regalo. Hindi mo isosoli yon. Yung kaligtasan, nasa yun na yon. Okay? Eh, hindi na tayong papakabanal, hindi. Yung pagpapakabanal, yung paglilingkod, yun ay mag-iipong ka ng reward sa langit. Actually, binasa natin yung text natin, medyo sinunod niya na agad dun eh. Bakit sabi doon maglingkod? Sabi doon maglingkod ka sa Diyos at huwag mo siyang ikahiya para sa rewards. Hindi para sa kaligtasan ng kaluluwa, para sa rewards. Okay? Intindihan niyo ba yan? Kunwari, ako ay, kunwari, tayo dito ay sa isang kumpanya. Hindi lahat doon ay, nasa isang kumpanya kayo, pero hindi lahat kayo ay talagang malaki sweldo, for example, di ba? But mas malaki yung reward ng iba kasi mas magaling sila, mas matalino or mas tapat. Minsan hindi, pero minsan, ganun. Madalas.
Okay? Naintindihan niyo yun? Yung pagkakaiba ng regalo, yung kaligtasan, tsaka yung reward, magkahiwala yun. Okay, minsan pinagsasama lang dito kasi nga, para mabilis sa Bible. Pero, kailangan maintindihan niyo na magkaiba yun. Pwedeng nasa langit ka na wala ka masyadong reward. Pero maganda sa langit, langit ka na lang, dami pang rewards. Ayun ang maganda. Kaya tayo nagtatapat at magpapatuloy dahil sa rewards, hindi para tayo maligtas. Okay? Malinaw dapat yun, mambira. Okay. So kaya ang kasama rin yan, yung katuruan na once save, always save. Dahil yan ay regalo, yan ay binigay sa'yo, hindi niya babawiin. Yun ang tamang kaligtasan. Kasi pag binawi niya sa'yo, ano tawag doon sa kanina? Hindi yan regalo. Ba't mo binawi? Kala ko ba regalo yan? Kasi hindi ka nag-ano. So may kapalit. May hinahanap kang kapalit sa akin. Pag binawi mo yan. Kaya ngayon, pag regalo yan, walang kapalit yan. So yan ang katuruan ng once save, always save. Kung totoong naligtas ka today, kahit anong mangyari, ligtas ka na kahit magkasala ka pa ng matindi. Huwag lang yung... Sabagay, hindi ka naman, hindi naman mabaguhin yung Bible, di ba? Magligtas ka. Kasi nga, nanampalataya nga sa Bible, salita ng Diyos, babaguhin mo. Hindi, imposible yun. Okay? Iba, ganun yung argumento na mali naman. Okay? Hindi, naging bakla eh. Hindi ka magiging bakla kung naniniwala ka sa Diyos na ginawa lalaki at babae lang. Magkakamali ka ba dun? Hindi. Sabi ang pagka yung pagiging bakla, yung especially pumatol sa kapwa mo, yun ay parusa ng Diyos. Okay? At isa sa pinakamatinding parusa ng Diyos. Okay? Naging baliw ka na. Ibig sabihin, hindi ka na, lalaki ako, babae ako. Hindi mo pwedeng pagkamala yun, di ba? Napaka-basic nun. Kaya ngayon, pag inisip nila na lalaki sila, kahit babae sila, lalaki sila, yun ay pinarusahan na sila ng Diyos. At hindi ligtas yun. At wala ka ng pag-asa maligtas pag talagang ano. Okay? So, dapat na point ng rhetoric is, the saver, the children of God. Okay, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Importante rin yun. Pinapoint out ko lagi yung kasi nga, pag anak ka ng Diyos, sigurado sa langit ka. Kaya yung one save always, kung anak ko, nagkasala yung anak ko, hindi ko na ba siya anak? Siyempre, anak ko pa rin. Pero papaluin ko. O ngayon, anak ka ng Diyos. Ngayon, anak ka ng Diyos today. Dahil tumanggap ka sa Panginoon, tinanggap mo siya, sabi doon. Pag tumanggap sa kanya, binigyan ng katapatan maging anak ng Diyos. So, anak ka ng Diyos ngayon. Nagkasala ka bukas, anak ka pa rin ba ng Diyos? Eh, mabuti ang Diyos eh. So, hindi kanya itututuwa. Papalusahan ka lang. Pero anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos ako, punta. Sa langit. Okay? And then, ito yung para sa Calvinist lang. Okay? Kasi naiging problema to eh. So, yung last point natin sa tama is we have free will. Okay? Pinili na, nabanggit ko na pala kanina yun. Okay? Pinili mo yun. Presenta lahat tayong tao. Okay, karamihan at least. Yung mga baby, syempre, pag namatay yan, langit agad yan. Okay? Pero yung mga tao, katulad nyo, na alam nyo yung masama, mabuti, tapos pinili nyo yung Panginoon, ligtas ka. Pag hindi yung pinili yung Panginoon, nag-contra ka, kahit anak ka ng pasto, di, ayoko nyan, gagawa ko ng sarili ng religion. Hindi ka maliligtas, di ba? So, yun yun. So, yung mga mali, 25 minutes, ano yung mali? Para lang makontrast natin. Kasi nakinig mo yung mga tama eh. So, sabi nila, manampalataya ka sa Panginoon, mag-pray ka, at gumawa ka ng mabuting gawa. Pag hindi ka gumawa ng mabuti, hindi ka ligtas. Kasi yung prueba mo. Di ba? Parang tama din, pero mali. Bakit mo siya i-re-require? Ilang gawa ang i-re-require mo sa kanya? Ni-require ba tayo ng Diyos para maligtas? Hindi, mayroon mga verse na dami dito, maglingkod ka sa Diyos para pa maligtas? O para lang magkaroon ng rewards? Okay, kailangan maintindihan niya. Hindi mo kailangan gumawa para maligtas, kundi para magkaroon ng rewards lang. So, mali yun. Pag may nagturo sa inyo yung kayo mismo na medyo kasi nga paulit-ulit yung naririnig, yung mga yan, sina sino man yan, kahit sa CCF, gano'n, Victory, sa Living Waters, yun, no? Galing, hang-hang ako dati dun, eh. Kaso, wala. Sablay, eh. Okay, so siya, gano'n. So, Lord and Savior. O, di ba, Lord naman to, yung Lord siya, totoong Savior siya, pero kailangan, Panginoon mo siya. Pag sinabi Panginoon, sundin mo sa lahat ng bagay. Maganda yung kaso, requirement sa salvation? Hindi. Okay, isang salvation na biblical, isang araw na napakinggan mo yung gospel, na tinanggap mo, tapos, ligtas ka na, once save, always save. Entindi nyo? So, kinukontas natin yung mali sa tama, ha? Pag sinabi nyo, kailangan Lord, dati tinanggap ko siya, Savior, ngayon, dapat Lord.
Kaya ako naligtas. Eh, ginawa ba lahat ng ginawa, ng kailangan mong gawin? Eh, yung kaya kong gawin. Diba? So, ano pipili? Sinong mamimili ngayon sa atin? Ikaw, mamimili ka. Ano gusto mong sundin mo? Ganun, hindi. So, huwag mong i-require yung gawa. Okay? We are saved by faith, not by works. And then, repent of all your sins. Ito yung last week. Okay? Pag sinabing repent, okay yun. Pag repent of all your sins, mali. Okay? Hindi, sanay na ako. Hindi, sanay mo yung sarili mo na alisin niya. Ganun lang yung gusto mong malinawan yung sinesheran mo tsaka ikaw mismo. Ganun lang yun eh. Aminin mo nagkamali ka, hindi yung hindi. Hindi, sanay na tayo sa ibang bagay. Pag mali, iradicate natin. Okay, turning from sin, ganun din yun. Depend of sin, mali yun. Okay, mali. And then, sa pang mali, you need to add your faith, otherwise, hindi totoong faith yan. Oh, dapat maglingkod ka. Pag hindi ka naglingkod, hindi totoo yung faith. At pananampalataya lang, again, yung belief. Mayroon ako sinabi dito, 10 bagay. Naniniwala ka ba doon? Saan? Diba yung tanong mo? Saan doon? 10 yun eh. Kasi posible na naniwala ka sa siyam, sa isa, hindi. Kaya sinasabi natin, belief is, yung nabanggit natin yung mga totoo, dahil siya ay Diyos, nagkatawang tao, nabuhay ng banal dito, sinakripisyo, pinatay siya para sa kasalanan mo, at yun ay substitutionary dito. Nung namatay siya, hindi mo na kailangan matay, siya na yung nag, ano nun, siya na yung nagbata nun, siya na yung pinarosahan para sa'yo. At minsan, binabanggit din natin na siya ay napunta sa impyerno. Importante rin yun. Kasi iba sabihin, ah, pinahirapan lang siya dito, ang katumbas nun sa pag-isis sa impyerno, di ba? Ah, so, kasi pag hindi lang tayo, pag hindi tayo nanampalataya sa Panginoon, tayo mapupunta sa impyerno. Ba't ang ginawa lang ng Panginoon ay nahirapan lang siya sa lupa? So, parang hindi equal. So, dapat, yung full penalty ng kasalanan talaga sa impyerno. O, ba't hindi siya napunta sa impyerno? Sabi sa Bible, siya ay napunta sa impyerno. Yung iba tinatanggi yan, ewan ko. Kinasabi ng Bible, okay? So, kailangan tama yung pananampalataya. Tama talaga, kaso huwag mo sobrahan, okay? Huwag mo siyang i-require na gumawa ng kung anong mabuti. Later na yon. Okay, salvation can be lost. Nabanggit na natin yun, hindi totoo yun. Pag totoong kaligtasan, hindi na mawawala. Hindi, may kilala akong ligtas eh. Tapos umalis siya, hindi na siya naniniwala. Hindi siya naniniwala talaga. Mali yung pininiwala niya dati. Hindi, parang hindi ka ganun yun eh. Ano ba pinaniwalaan mo nung naligtas ka? Sige, hindi, mga bata nga naintindihan yun eh. Naintindihan yun na si Kristo ay Diyos, nagkatawa-tawas, namatay pa sa kasalanan mo, tinanggap mo siya. No, natanggap ang ligtas siya, ay Diyos, kaya niya kanyang iligtas, sabi mo, hindi ka naniniwala ngayon doon. May something strong nung sinera sa'yo, or baka ngayon, nalilito ka lang. Kaya nga nililinaw natin. And then, pangalawa sa uli, okay, all people are children of God. Mali yun. Kaya, hindi mo ma-introduce yung kaligtasan ng ang kapalagay mo, lahat ng tao anak ng Diyos. Eh, sabi nga doon sa Bible, yung tumanggap lang ang anak ng Diyos. So, hindi lahat ng anak ng Diyos, yung iba anak ng demonyo, yung iba hindi pa anak ng Diyos. So, dapat lahat maging anak ng Diyos para maligtas. Then, lastly, yung kanina kayong Calvinis, yung kabaligtaran ng free will is, ang Diyos ang namili. Sa umpisa pala, pinili niya ng maliligtas at ang sa impyerno. Mali. Okay? So, ngayon, wala tayong time. May question ba? Ha? Malinaw na yun, ha? Wala na. Lahat ng angulo, kinover na natin. So, sana ito, maging reference na rin natin sakaling, ano, tingnan nyo ulit, okay? Let's pray, Panginoon, maraming salamat. Ang nalino, Panginoon, na-review para sa iba, nag-improve sa kanilang soul winning dahil naintindihan nila yung bagay na pwede dapat nila i-cover, Panginoon. We pray na maging malino ito sa mga iba rin na nagtatanong na ito yung tamang kaligtasan according to the Bible, binasa namin, ito yung walang mali, Panginoon. Yung iba, may kalituhan, pwedeng pag-aralan, but ang kaligtasan ay mabilis lang, Panginoon, dahil kayo po yung naghihirap sa amin. But I pray, yung kahit yung iba, Lord, na nalilito, naliligaw, naloko, Panginoon, sa ibang part, yung iba, repent of all your sins, yung iba ay Lord and Savior, Lordship Salvation, yung iba naman ay Calvinism, Panginoon, we pray na may correct to Lord, para tuloy-tuloy, paglilingkod namin sa inyo, walang patid, Panginoon, walang nakabara, Panginoon, sa aming presentation, wala sa aming konsensya. We can preach boldly dahil ito sinabi yung napakalino sa inyong salita. Kayo nag-command nito, kami po yung mouthpiece nyo lang. So, we pray na kayo po yung mapala sa aming mga soul winning, Panginoon, sa aming sermon, sa mga nakikinig din, Panginoon, malino ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.